Sagip Kapaligiran, Pag-asang Pamayanan. For Environment or Queen sa isinagawang public scooping ng Atimonan One Energy at Meralco Gen hinggil sa 4x600 megawatt net natural gas-fired combined cycle gas turbine power plant project na ginanap sa Balagtas Sports Complex Atimonan Quezon nitong Abril 24. Ayon kay Father Warren Puno, lead convener ng Quezon for Environment or Queen at director ng Ecology Desk ng Diocese of Lucena, nagdesisyon silang mag-walk out dahil hindi pa rin tumatalima ang mga proponent o ang One Energy sa tamang proseso ng batas dahil sa katunayan, tinanong umano nila kung ano ang basis para sa pagproseso ng public scooping ay walang naisagot ang mga ito at naipakita ng katibayan na nag-comply sila sa environmental impact assessment process. Si Erwin Puhawan, Luzon Coordinator ng Philippine Movement for Climate Justice ay nagpahayag din na ang natural gas ay fossil fuel dahil ito ay ginawa mula sa sources na nabuo sa loob ng milyong-milyong taon sa pamamagitan ng action of heat at pressure sa organic materials. Ang mga fossil fuel ay marumi at ang enerhiya ng nakaraan. Ang mga bagong teknolohiya ng malinis na enerhiya tulad ng solar, wind at advanced na mga baterya ay nasa ating mga kamay ngayon. Maaari nating paganahin ngayon at bukas gamit ang maasang enerhiya na hindi makakapinsala sa ating kalusugan o sumisira sa ating planeta, dagdag pa ni Puhawan. Sabi naman ni Monsignor Noel Villarreal ng Reyna Parish Priest ng St. Catherine of Alexandria Parish Church Pagbilao, nag-aalala sila na ang mga IEC na mangyari sa ngayon ay isang pagtatangka na patahimikin ang mga valid concerns at hindi tinutugunan ang mga ito. Isang pagtatangka na burahin ang katotohanan sa likod ng mga panganib na dadalhin ng isang fossil gas power plant sa mga host community. Ipinahayag din ni Jerry Arances, Executive Director ng Center for Energy Ecology and Development or CED ng Quezon ang Dirty Power Capital ng Pilipinas. Ang pinakamaliit na magagawa ng mga tagapagtaguyod ng isa pang fossil project ay maging transparent sa mga stakeholders at gamitin ang lahat ng paraan upang komprehensibong ipaalam ang mga posibleng epekto ng kanilang proyekto. Sila umano ay nakikiisa sa mga komunidad sa Quezon na naninindigan laban sa proyektong ito ng LNG. Matapos raw na itigil ang coal proposition, dapat ay napagtanto na daw ng Engine A1E sa ngayon na ang mga stakeholders sa Quezon ay makikinabang sa tunay na malinis at kapakipakinabang na enerhiya. Ngunit narito muli sila, sinusubukang ipasok ang gas sa lalawigan. Hindi umano malinis ang fossil gas, hindi rin ito mura. Ang kuryente mula sa LNG ay nagkakahalaga ng 9 pesos kada kilowatt hour hanggang 16 pesos para sa generation lamang. Kung ang Engine A1E at maging ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan ay talagang nais gumawa ng mabuti sa Atimonan, mas mabuting isulong umano ang mga renewable energy technologies. Ako si Randy Remontigue at ito ang Sagip Kapaligiran. Sagip Kapaligiran, Pag-asang Pamayanan.